Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotional. At sa pagkakataong ito, pag-usapan natin yung isa sa mga attributes ng Panginoon na patuloy na talaga nagko-comfort sa atin, which is the sovereignty of God. So the sovereignty of God may be defined as the exercise of His supremacy, being infinitely elevated above the highest creature. He is the most high Lord of heaven and earth, subject to none, influenced by none, absolutely independent. So God does as He pleases, only as He pleases, always as He pleases. None can thwart Him, none can hinder Him. So His own word expressly declares, "My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." In Isaiah 46, verse 10. And in Ephesians chapter 1, verse 11, "After the counsel of His own," meaning that the divine sovereignty means that God is God in fact, as well as in name, that He is on the throne of the universe, directing all things, working all things. So ang sabi po ni Charles Haddon Spurgeon, "There is no attribute more comforting to His children than that of God's sovereignty. Under the most adverse circumstances, in the most severe trials, they believe that sovereignty has ordained their afflictions, that sovereignty overrules them, and that sovereignty will sanctify them all. There is nothing for which the children ought more earnestly to contend than the doctrine of their master over all creation, the kingship of God over all the works of His own hands, the throne of God and His right to sit upon the throne." That's why in Psalm 135 verse 6, it says, "Whatsoever the Lord pleased, that did He in heaven and in earth, in the seas and all the deep places." And in Psalm 115 verse 5, "But our God is in the heavens. He has done whatsoever He has pleased." So kung titingnan po natin, kung merong Diyos na sovereign sa lahat ng bagay, alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin, alam niya kung ano yung nangyayaring mga sirkumstansya, alam niya kung ano man yung sitwasyon na meron ang mundo. And that comforts us na may nakakabatid, may nakakaalam ng kalagayan natin, may nakakaunawa ng anumang sitwasyon na nararanasan natin. And He is the one taking charge sa anumang sitwasyon na meron tayo. Dahil doon, mas nakikita natin yung Panginoon na patuloy na gumagalaw at kumikilos sa ating mga buhay. At sa ganung kaparaanan, mas makikita natin na itong Diyos na ito, mas pinaglalakip-lakip niya lahat ng mga pangyayari para sa ikabubuti natin. Bakit? He is the sovereign God. And His purpose is to fill the earth with His goodness, with His love, with His righteousness, and even with justice. God is sovereign sa buhay mo. God is sovereign sa trabaho mo, sa pamilya mo. Kung tila ba na parang nakikita mo na parang wala nang pag-asa na magbago, huwag natin kakalimutan na yung Diyos sovereign sa buhay natin at willing Siya na gumalaw at kumilos sa anumang pagkakataon na kinakaharap natin. That's why we can keep praying, we can keep believing, because there's the sovereign God who is in charge of what's happening around sa buhay natin. In His throne, He knows
what's the best for us. That's why we keep believing sa ating Panginoon. Tayo mag-pray sa umagang ito. Lord, salamat dahil kay Sovereign. Ikaw yung Diyos na nakakabatid ng sitwasyon, ng kalagayan, nakakita ng lahat. At kayo rin yung Diyos, Lord God, na hindi naapektuhan ng mga sirkumstansya ng buhay. Hindi ka naapektuhan, Lord, ng mga sin namin. Hindi ka naapektuhan, Lord, ng mga wrong decisions namin. Bagkos faithful ka, ikaw din ay nakatuon sa kung sino ka. At salamat dahil ikaw ay laging nariyan kasama namin. At tandang tumulong. Thank you, Lord, because your sovereignty comforts us. At ito po ay patunay na ikaw ay involved sa buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa pag-umagang ito, sa araw na ito, at makita nila ang kamay niyo na patuloy na kumikilos at gumagalaw sa kanilang buhay. Tingin, Lord God, to bless us. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay at patuloy ho na magkaroon tayo ng pagnanais na kilalanin ang ating Diyos upang patuloy natin siya mapakilala sa ating mga buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Enjoy your day.